panibagong video na naman to. Sana itong video na to maging very informative para sa inyo, guys. So, yun. So, let's start. So, pag-uusapan natin ngayon is yung tungkol sa mga copyright. Okay? So, pag-uusapan natin yung mga tatlong copyright. So, ano-ano ba to? Meron tayong copy strike, meron tayong copyright claim, and meron tayong community guidelines. So, isa-isahin natin pag-usapan yun. So, ano ba kayo? Let's start. So, okay guys. So, unahin muna natin yung copyright claim. So, ano ba yung copyright claim, guys? So, yung copyright claim, may types yan. Meron tayong intentionally at saka not intentionally. So, ano ba yung intentionally? So, yung intentionally, halimbawa, gagawa ka ng dance covers. Pakiramdam na nagigirapan, kaya naman ayoko lang iparamdam sa iyo. Malapit na ako, konting oras na lang ay magsasama na tayo. Sing cover yon, yung mga ganun. Halimbawa, kumanta ka, gumawa ka ng sing cover. Syempre, gagamitin mo yung kanta na yon kasi yun yung kakantahin mo. So, ang tawag doon, copyright claim, not intentionally. So, pag-usapan muna natin yung not intentionally. So, yung not intentionally natin, halimbawa, nagbablog ka. Kunwari, nagbablog ka sa loob ng mall, tapos napadaan ka sa isang event, tapos kunwari, may sumasayaw na kiki, mga ganun. Tapos, napasok siya dun sa loob ng video mo. Tapos, nung in-upload mo siya, so, madedetect siya ni YouTube na copyright claim siya. So, ibig sabihin ng copyright claim, ano lang, yung konti dun sa content mo, na-claim ng iba. Ibig sabihin, hindi yung buong content mo na-claim. Kasi, song lang yun eh. So, safe ka pa rin doon. Noon, halimbawa ako, parang kasi ang ginawa ko na not intentionally naman kasi gumawa ako noon before ng vlog. Tungkol sa Valentine's Day. Pero binura ko na kasi yun. Tapos, yung pinsan ko, favorite nila yung kantang, I'm Yours. Tapos, pinasok ko siya. Nung in-insert ko siya, kinagabihan, in-upload ko siya sa YouTube. Tapos, kinabukasan, na-copyright claim ako. So, ang ginawa ko, binura ko na lang siya. Kasi marami pang process yun eh. May nakalagay kasi doon na copyright claim. Tapos ang nakalagay doon kung pwede mo siyang ibahin. Tapos eto pa guys, kung halimbawa gagawa kayo ng dance cover. Halimbawa, gagawa kayo ng dance cover. Syempre, nandun yung kanta na gusto niya, diba? So, yung copyright claim na yun, meron doon papayag eh. Hindi, papayag yun. Papayag yung mga yun. Kasi ang mananyari niyan, magkakaroon ng ads yung video na yon. Pero yung ads na yon, kahit hindi ka pa monetize, magkakaroon siya ng ads. Pero yung kita nun, hindi papasok sa'yo. Papasok dun yun dun sa owner, kung sino yung may-ari ng kanta. So, yun guys. Tapusin na natin yung sa not intentionally. So, ay guys, alam na natin yung copyright claim, safe pa rin naman. Pero, kahit safe yon, tanggalin natin yun kasi minsan, mahirap i-monetize yung YouTube natin, lalo na kung nagsisimula pa lang tayong YouTuber. Ang hirap niyang, alam yun, syempre may conflict doon, may hadlang yun eh. So, ano ba yung next natin? So, yung copyright strike. So, ano ba yung copyright strike? Yan yung mga video na kinuha lang ng iba at in-upload sa YouTube channel nila. So, yun yun. Pag na-detect yan ni YouTube, ibig sabihin, copyright strike ka. So, paano ba natin malalaman na copyright strike ka? So, makikita nyo sa gilid, nakalagay dyan, copyright strike. So, yan yun. Pag na-copyright, tatlong beses ka lang pwedeng ma-copyright strike. Pagka nakatatlo ka na, goodbye YouTube ka na. Halimbawa, sabi nila, pag yung first strike mo, tatlong buwan yun bago siya mawala. Halimbawa, na copy strike ka ng January. So, February, March, April. So, April yung expired nun. So, dapat, within that 3 months na hindi pa expired yung copyright strike mo, dapat hindi ka pa ulit makagawa ng copyright strike kasi madedelikado yung channel mo. Lalo na yung mga malalaking kumpanya gaya ng GMA, ABS-CBN, Chuchu, magandang. Meron niyang mga sariling content ID. Yung parang may ID yung pinaka-video nila na parang mismo sa kanila yun na halimbawang dinownload mo yun tapos in-upload mo lang yun sa YouTube mo. Merong ID yun, tapos madedetect agad ni YouTube na hindi sa'yo yun. So, ang tawag doon, copyright strike. Ibig sabihin, hindi sa'yo yung video na yun, tapos in-upload mo lang. Tapos, pagka balikan natin yung
yung tatlong strike. So, pag nakatatlong strike ka na, ang sabi ko, di ba, goodbye YouTube ka na. So, sabi doon, bibigyan ka pa ni YouTube ng 7 days para ayusin. Yung mga gusto mong ayusin, halimbawa, meron kang vlog doon na gusto mo talaga, tapos gusto mong i-download yun for memories mo lang. So, bibigyan ka ni YouTube ng 7 days para makuha mo yung mga video na yun. Or, meron ka pa namang ibang paraan, katulad ng halimbawa, nakatatlong strike ka. So, doon sa tatlong strike na yun, halimbawa, kinuha mo yung video ni ABS-CBN, kinuha mo yung video ni GMA, tapos may kinuha kang video ng isang halimbawang hindi naman ganung kataasa na tao na pwede mong pakiusapan. Bali, kontakin mo yung si YouTube kung paano makuha yung Gmail nung tao na yun na isa pang copy strike mo. Na, yun, tapos pakiusapan mo yun, i-Gmail mo, na baka pwedeng tanggalin yung strike na yon. Pero kung malalaking kumpanya or malalaking mga network, eh wag na kayong umasa at wag na kayong mag-aksaya ng panahon. Ibig sabihin talagang goodbye YouTube na. Okay, next guys, community guidelines. Ba't ba ako gumagawa? So, community guidelines guys. So, yon mahirap kasing tanggalin yung, para sa akin, mahirap tanggalin yung community guidelines kasi yung community guidelines, hindi mismo sa YouTube ang mag-aano sa'yo nun, magde-decide sa'yo nun, tao. Halimbawa, nag-upload ka ng hindi magandang content katulad ng mga SPG, harmful, yung mga ganun, yung mga karahasan, yun. Kunwari, SPG, yan, nag-upload ka ng ganyan. Ngayon, yung mga viewers mo, nakita yung content mo na ganun. Tapos, ang gagawin ng mga viewers mo, ire-report ka. Ire-report ka nila na hindi maganda yung content na yon, marireceive yun ni YouTube. So, pag nareceive yun ni YouTube, mai-strike ka dun sa community guidelines na yon. Pero, ang alam ko, kailangan ay 10 to 15 person ang magreklamo sa'yo para ma-acknowledge siya ni YouTube na yung content mo na yon is pangit talaga or may karahasan or may, alam mo yun, yung may SPG, mga ganun. Tapos, iwasan natin guys yung, ayun nga, mag-upload tayo ng mga content na halimbawang may hinahampas na bata, may ginugulpi na bata, yung mga ganun. Iwasan natin yung mga ganun. Kasi, pag nakita ng ibang viewers yun, pwedeng i-report yung video mo na yun. Kumari sa isang video mo na, sa isang video mo, 15 katao, 10 to 15 katao yung nagreklamo doon. Ang mananyari doon, community guideline strike ka na. Kaya nga community eh. Kasi tao yung mag-i-strike sa'yo. So, yun guys. So, kung meron pa kayong mga katanungan, put your question down below the comment box. So, yun. Sa next video ko, sana